Today, welcome to our program Health Talk Hambay with Doc. Ako rin yung program host, Dr. Felma de la Cruz. This TV program is the initiative of Kalibog Cable TV in partnership with Akron Medical Society, PCP, Kapisaklan Chapter, PCCP, Northwest Panay Chapter, and Provincial Health Office of Aklan. At ngayon, ating tatalakayin ang sakit na pulmonary tuberculosis because March 24 is World TB Day. My guest today is an adult pulmonologist practicing here in Aklan for 20 years. And presently, she is the president of the PCCP, or the Philippine College of Chest Physicians Northwest Panay Chapter. Please welcome Dr. Juliet Lunhas Makahilas. Good day, Dr. Juliet. Good day, Dr. Felma, and good day man. Oh, magandang araw po sa lahat na taga-subaybay ng Kalibog Cable. Okay. So ngayon, dahil nga sabi ko kanina, ang March 24 is World TB Day. So, buong mundo nagse-celebrate at siyempre tayo dito rin sa Pilipinas. So, itong year, merong tinatawag na team. So, Dr. Juliet, ano ba yung, bago natin pag-usapan pala yung team na yan, kaya ginawa yung March 24 kasi yan yung date ng March 24, 1882 na na-discover ni Dr. Robert Koch na naka-discover siya nitong bacteria na ito. Kasi for so many years, mula noon, ang dami namamatay. Hindi alam gamutin kasi hindi rin alam kung ano ang dahilan. So, kaya sineselebrate yan every day or every year, March 24, buong mundo para malaman ng karamihan, ng public awareness na tinatawag para maintindihan itong isang world deadliest infectious killer na tuberculosis at saka kung ano pa yung mga komplikasyon niya. So mamaya malalaman natin kung ano ba itong sakit na ito. May gamot ba ito? Tama ba yung paggamot nyo? Pero alam ninyo itong mga tungkol sa sakit na ito. So pupunta tayo dun sa team ng itong World TB Day for 2022. So, Dr. Oyet, ano itong team o tema? Yes, Dr. Felma, yes. So, ito yung Invest to End TB, Save Lives. No? So, alam na naman natin po na kahit noon pa, meron palaging goal ang Department of Health. So, hindi ba dati sinasabi nila na by end 2025 will end TB? Hanggang ngayon, sinasabi na by 2030 we're going to end TB. So, alam nyo kasi, despite yung mga libreng gamot, kahit yung mga laboratory, hanggang ngayon, ipapakita later on kung bakit nagkaganito, no, na despite na mga free medications, libreng doctor sa rural health unit, marami pa rin kaso ng TB at marami pa rin namamatay. So kaya ngayon, because of pandemic before, no, for 2 years, so walang masyadong tawag nito yung programa yung sa TB, pero lately, kaya nga ini-emphasize nila na we really have to end TB. Kaya nga, kailangan natin magiging aware. So, ito sinasabi, we have to invest our time, no, your ang ating mga kung ano yung pwedeng maibigay ng gobyerno to end TB and at the same time to save lives. So kayo sa private sector, tumutulong kayo sa Department of Health sa programa nilang National TB Program. Sabi mo nga kanina, sa dami-dami ng mga programa, marami pa rin. Tapos ito at panangyari sa pandemic, medyo tumaas eh. Siyempre takot yung tao lumabas. Ha? So, at saka, ano yung tinatawag na sakit na itong... Kasi, for sure, kasi tinatawag natin yung TB. Kaya minsan, TB parang television. Parang hindi ma... Parang, ano yung stigma ba? Parang ang pangit na pakinggan yung, ay, may TB ka. So, ano itong sakit na tuberculosis? Okay po. So, yung tuberculosis, no, isang sakit ito ng nakukuha natin, no, sa, ito pala sinasabi ko, itong sakit ay
pwedeng malunasan, ibig sabihin curable and preventable. No? So ito isang sakit na makukuha natin sa paglanghap ng mikrobyo na nanggagaling sa isang taong na may aktibong TB. So ito yung tinatawag nating marami kasi klasing na ano eh na TB bacteria no, Mycobacterium tuberculosis complex. So nakikita niyo naman po sa screen na may anim na klase, pero yung pinaka common po ay yung tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. So ito makukuha natin sa pamamagitan ng pag-ubo o pagsalita ng malakas, kahit sa pagbahing o sa pagkanta. So meron din nakalagay Mycobacterium bovis, ito yung sa mga baka, no? Ayo, sa animals po, ano. So oo, kaya nga gin pasteurize nila yung gatas kasi pwedeng mahawa din tayo, no. Okay, sige. So syempre sabi nga natin kanina, etong sakit na ito is global, buong mundo, para na rin COVID, no? At saka meron pa rin tayo sa Pilipinas. So, pakiano naman nga, ano yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas? Kasi parang high ranking tayo sa buong mundo. Yes, we are third. In terms of the prevalence rate, no, we are the third, no? Next to South Africa, no? South Africa and a certain country in South Africa. Africa, which is Lesotho. Okay. So alam nyo ba na almost 1.5 million no, ang namamatay dahil sa TB. At sa, kayo, sa ngayon, Doc Felma, kasama na po yung mga may HIV, no, may mga taong may sakit sa HIV, at saka almost more than 200,000 na mga tao na may HIV na namamatay dahil sa TB. And alam nyo ba na about 74 Filipinos na mamatay every day dahil sa TB. And in-estimate po nila na by next 5 years, yung TB death will rise up to 100,000. Kasi alam mo, yung sa mga symptomatic o yung may mga symptoms na TB, mga 19% lang po ang pupunta sa doktor at nagpapagamot. Kaya nagkakaroon na rin ng tinatawag na multi-drug resistant TB no sa ating bansa, no, almost more than 21,000 cases resistant to rifampicin and other drugs which are the primary drugs na treatment for TB. Titingnan natin dito kung 19% lang ang nagpapagamot, biro mo 81% ang hindi nila alam o alam naman nila. So, yeah, kaya how can you then mag-spread pa rin sila ng mikrobyan sa bahay nila, sa mga katrabaho nila. And talking about yung HIV, di ba? Ang dami rin. Ang HIV, di ba, hindi naman nakakamatay. Yung komplikasyon, which is number one nga yung tuberculosis, yun ang papatay sa kanila dahil nga sa hina ng resistensya nila. So mapunta naman tayo sa buong mundo. Yun. Alam niyo ba, Dr. Felma, na yung kita ang pinaka mataas. Number one po tayo sa Southeast Asia. So that is 554 cases present for every 100,000 Filipinos. No? So we are the, alam nyo ba na ang TB is the 13th leading cause of death? So of course, yung number one, yung mga ischemic heart disease, no? Yung COPD. Okay? So there are at present in 2020 about 10 million estimated cases of active TB, and 43% of those, no, are coming from Southeast Asia. So yung 2/3 the cause of global death ay nanggagaling po sa 8 countries such as the Philippines, no, nakikita niyo po yung India, China, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and South Africa. At ngayon po almost every country na po meron na silang reported na multi-drug resistant TB. Pero naman yung nung mga way back, mga 150 years ago, halos itong tuberculosis, mas nasa top 10 siya. At least ngayon, ka-30 na, medyo malayo na dahil may mga program, may gamot na. Unlike before, parang number 2 yan yata, number 3. Pero may improvement. Tama po. Tama po. At saka dahil dito sa mga multi-drug resistant TB, sabi mo nga kanina, dahil nga yung paggagamot ay maraming
ano, hindi tama yung paggamot. Tama kayong gamot, pero yung pag-inom, yung tinitigil, so yun, nagkaka-resistant. At saka yung mga dating gamot na pwede ngayon, matapang na yung mikrobyo, hindi na gumagana. Kasi nung panahon namin, mga more than 40 years ago, yung gamot, dalawa lang. O ngayon, dami-dami na. So mamaya, kikwento ni Dr. Juliet kung ano yun yung mga gamot na dapat inumin, kung ano, may mga ano kasi kategory yan. Okay. So marami pa mga impormasyon ang ating pag-uusapan tungkol sa sakit na tuberculosis pagkatapos lamang ng ilang paalala. Ang ating usapan tungkol sa sakit na tuberculosis. Kasama ko pa rin si Dr. Juliet. So, Dr. Juliet, syempre, sabi mo kanina, nakakahawa ito. Pero may mga factors yun, nakaka-affect ng transmission. Bakit yung iba nahahawaan, yung iba hindi? So, may mga factors yun, di ba? So, paki-explain niya ito. Alam mo ba sa isang pagbahing lang po, ay alam niyo ba na ito nagpo-produce ng mga 20 to 40,000 droplets. So titingnan niyo po kung bakit ano yung mga factors na naaapekto kung bakit yung isang tao ay nagkakaroon ng TB. So isa dito yung source case, no. For example, yung ang pinagalingan ng ng TB ay marami yung tinatawag nating bacillary load. So for example, pag ini-examine yung sa sputum microscopy, nakikita mga plus 4, i-compare mo sa mga plus 1. No? Tsaka kung the more symptomatic, no, pag marami siyang symptoms, inuubo, may lagnat, so the more na contagious yung patient. Tsaka for example, in terms of treatment, no, wala pa siyang, hindi pa siya dati nagkakaroon ng gamutan, then malaki din ang chance na maipasa yung mikrobyo sa ibang tao. So in terms of the environment naman po, so pag close ang environment na walang pangit yung circulation, walang mag-exposed ang kwarto na bintana. Walang bintana o kahit walang exhaust, so kahit yung close yung room at saka aircon pa, no. So yung mapangit yung circulation ng kwarto, no, ito rin yun ang nagpaparami ng chance na magkakaroon ka ng TB. Kasi alam natin na ito ang TB na mamatay sa ultraviolet light kahit yung sunlight po, tsaka sa mga tinatawag na ultrafiltration. And or also, pag sa contact person, for example, ikaw ba'y nakakasama mo ba sa bahay yung may sakit? So the more close yung kaninyong exposure at saka medyo matagal na kayong nagsasama, so chance na magkakaroon ka rin ng TB ay malaki. Saka for example, may previous infection, saka hindi masyado nagamot, ito yung magpuproduce ng tinatawag natin na multidrug resistant TB. At saka yung pinaka-important, Doc Felma, ay yung immune status. Kasi kahit na lang hap mo yung mikrobyo, kung malakas ang immune system mo, hindi ka kaagad magkakasakit. Pwedeng i-contain ng lawas mo, ng katawan mo, sa sunod na i-explain natin yan, o pwede rin ito na papatayin ng katawan natin so that hindi tayo magkakasakit.
So yun yung reason but so yung iba, kunyari sa isang bahay, bakit nahawaan mo yung iba tapos yung iba hindi? It's because nga dun sa immune status na tinatawag. Okay. So, siyempre, bawat sakit may history yan. So, paki ano nga ito, ito yung natural history kasi kunyari ngayon, very common ang ano, no? Ang COVID, agad-agad, no? Days lang. So, ano ba ang history nitong tuberculosis infection? So lahat, especially Dr. Felma, no, siguro ano ko na lang, very common kasi itong infection sa ating, sa Pilipinas, na ordinary na lang dito sa atin. Pero pag sa Amerika, yan parang malaking, parang very big deal sa Amerika pag nagkakaroon ka ng TB. Pero sa atin, ordinary lang po yan eh. So once yung exposed ka, tsaka na lang hap mo, for example, yung ano, no, yung mikrobyo, pwede kasi yan within 4 to 6 weeks, no? Pwede mo kasi ma-eliminate yung bacteria kung maganda yung immune system mo, so pwede siya mamatay. Pag hindi naman, for example, mahina yung resistensya mo, hindi niya makontrol yung bacteria kasi pagpasok niyan sa baga, meron kasing defense mechanism yung katawan natin eh. So, kung baga papatayin nila or kung minsan ipo-contain nila. Pag na-contain, ito yung sinasabi natin na magkakaroon later on ng latent TB. Yung pag hindi naman na-control, ito yung magkakaroon ng active TB. Kaya, Dr. Felma, so nakikita mo siguro yung sa mga bata, yun ang tinatawag na primary complex. Kasi doon muna sila pumupunta sa mga lymph glands, no, sa lymph nodes. So pag hindi yan na-treat, pwede kasing magkakaroon ng tinatawag natin ng mycobacteremia. So pupunta siya sa iba't ibang parte ng katawan. Or magkakaroon ng hematogenous spread. So ito yan yung sinasabi mong komplikasyon na magkakaroon ka ng infection sa utak, sa bones, no, sa kidney, sa bituka, tsaka sa heart, no. Pero for example, nakikontain naman ang bacteria pero hindi talaga namamatay, nagiging dormant lang. So ito yung tinatawag lang siya doon. Yes, andun na siya, natutulog kumbaga. So it will stay there for years, for decades. So ito yung tinatawag na latent TB. Ito yung pinaka-importante, Dr. Felma, kasi pag latent TB, for example, pwede pa rin ito ma-eliminate ng katawan natin pag mas talagang maganda ang yung ating defense mechanism, no, yung immune system. It can also stay there for long, lifelong, na i-co-contain lang. Ibig sabihin, andun lang siya sa isang party ng katawan, natutulog pa rin. So kahit anong klaseng gamot, ilang gamutan yan, hindi pa rin mamamatay. Kasi yung TB kasi, pag inactive or dormant lang, they don't usually respond to treatment. Ito yung ang nagre-respond, yung active. Kaya all TB sa adult, yung tinatawag na reactivation TB. Kasi nanggagaling yan sa latent TB, yung sa mga dormant bacilli, na nagiging active pag humina na yung resistensya ng isang tao. So pag nag-reactivate, yun na yun. Saka na yung gagamutin. Kasi pag kung minsan, meron kang latent TB, saka na-treat naman, you don't need treatment unless mag-reactivate. Pero for example, Dr. Felma, meron ka bang latent TB, saka walang treatment, usually we treat them. So ito, anuhin natin, in detail na natin yung sinasabi kanina, risk factors. So ito yung, ano itong mga risk factors? Kasi ito yung nagpapahina. Yung pag meron ka ngang latent, tapos meron ka nito, ay gigisingin niya doon, natutulog na tuberculosis. So ganito po, Dr. Felma, kasi ito yung pinaka-importante na nahihina yung ating immune system or weakened immune system. Yung soldiers in the body. Yes, ang katawan natin. Ito, pag meron kang HIV or AIDS, alam mo ba, Dr. Felma, na ngayon, pag under treatment ka ng TB, meron na kasing ginagawa yung Department of Health na tinatawag yung may mga under treatment, tsaka in-explain sa kanila yung importance ng meron kasing connection yung HIV AIDS sa TB. So I think next week nga meron kaming meeting with yung may mga TB patients undergoing treatment, tapos meron silang lecture about HIV and AIDS. Tapos ito pa rin yung sa diabetes, no? Kaya nga kuminsan pag
nagkakaroon ng TB ang isang patient, ang isa mong tinatanong, meron ka bang diabetes? Bakit ka nagka-TB? So isa ito sa mga condition, bakit nagkakaroon ka ng TB dahil sa diabetes? Ang isa pa rin yung, for example, meron kang mga chronic kidney disease, no? Especially in Dr. Elma, yung mga nag-undergoing hemodialysis, no? So very prone sila talaga mag-develop ng TB. Or those cancer patient undergoing treatment na nag-chemotherapy kasi na nahihina rin yung immune system nila eh. Yung mga malnourished, no, walang resistensya sa katawan, or yung mga transplant patients na nagkakaroon ng transplant organs na nagtitake ng mga drugs na to prevent rejection. Kasama din yun mga gamot na ginagamit sa arthritis kasi meron yung steroids, no? So yun yung isang condition din po na nagpapahina ng resistensya. At isa pa rin yung very young or advanced age po. So yung very young, that's why dun sa below 5 years old, doon sila masyadong at risk na mahawaan, di ba? Tapos magiging primary complex. Tapos kunyari nag-latent sila, pag matanda na sila, ayun na po, na nag-reactivate na ngayon yung ano nila. Kasi minsan sabi, bakit nung bata pa ako, wala naman ako. O, so ganun siguro yung dahilan nun, dahil sa age na nila. Habang nag-age tayo, yung immune system natin nangihina. Then, so the same with talking of COVID, ganun din ang ano niya sa old age, ba? Okay. So marami pang mga kaalaman ang pag-uusapan namin ni Dr. Juliet tungkol sa pulmonary tuberculosis pagkatapos lamang ng ilang paalala. Gusto nga ba ng mabilis at unlimited fiber to the home internet and high quality TV channels? Nandito na ang KC Fiberlink ng Kalibo Cable. Para sa mga gusto mag-subscribe, pumili lamang sa aming mga packages. Sa mga gusto mag-umpisa sa fiber experience, pwedeng i-avail ang KC Starter Plan na may unlimited internet up to 5 Mbps for as low as 999 pesos. Sa KC Lite Plan, maaari nyo nang makamit ang 25 Mbps only internet for as low as 1,399 pesos. For faster, reliable, and premium experience, KC Power Plus Plan ang the best choice for you. For as low as 2,999 pesos, pwede nyo nang ma-avail ang 50 Mbps only internet. May internet ka na? May cable ka pa! For more details, you may visit us at your nearest Kalibo Cable office or contact us on 268-8101-8103. Kalibo Cable, see the difference! Welcome back sa ating programang Health Talk. Hambay nito, kasama ko pa rin si Dr. Juliet at pag-uusapan namin ang sakit na tuberculosis. So, ano pa yung sumunod na risk factors other than dun sa weak immune system na nabanggit mo kanina? Yes, Dr. Elma. Siguro ang isa pa rin, yung kung saan ka nakatira. Kaya nga sabi ko, pag sa Pilipinas, ordinary na lang yung, ano, yung TB. Eh. Ito rin po is sa Africa, no, sa Asia, so kasama na yung Pilipinas, Russia, no, tsaka Eastern Europe, no, where kung saan ngayon may gera, eh, di ba? Yung kasama na yung, ano, yung Ukraine, tsaka Latin America. So kung for example, pupunta ka doon, or doon ka nang gagaling, yung chance actually na magkakaroon ka ng TB malaki. Tsaka yung iba pa po, yung for example, na kung magamit ka ng mga drugs, no, yung alcohol, yun, mga tumago smokers, no, very very prone sila to develop TB. Or yung mga workers na ang nagdu-duty sa healthcare facility, especially doon sa mga isolation unit, no, kasi nandun doon yung mga infectious na kaso, you know, yung TB, pneumonia. Kag those living in residential care facility like sa mga prisons, no, shelter homes, nursing homes, ito dahil sa overcrowding at saka poor ventilation. At saka yung if you are in close contact or kung for example kasama nyo po sa bahay yung may taong sakit na TB na hindi pa po nagagamot. So, Dr. Juliet, ano itong close contact? How close? Kasama nyo po ito sa halos. For example, kahit sa opisina, Dr. Felma, if you with that patient like almost more than 4 hours a day in a close contact every day po, yun, pwede na po yan masasabi natin na close contact po.
Okay. So, like any ibang sakit, meron din tayong nararamdaman. Ano naman yun? The most common signs and symptoms. Of course, ito yung general. Iba naman yung kung, ito kung sa baga lang, di ba? Okay. So, ano ito? Ito po yung pinaka-common, no? So, kung minsan kung meron kang ubo, tapos unexplained fever, ibig sabihin may lagnat ka pero hindi mo alam kung saan ang gagaling. Or nanghihina, no, walang ganang kumain, tsaka pumapayat. Tsaka pinaka-common yung like afternoon fever or pinapapawisan paggabi. So if you have this na, no, for more than 2 weeks, no, tsaka parang wala ibang pinanggalingan, then you have to consider TB. Kasi later on, no, titingnan natin, ito yung tinatawag natin na presumptive TB. No? So ina-assume na most probably meron kang TB. Okay, describe nga itong ubo na ito. Anong klaseng ubo ito? Ang ubo actually, no, non-specific to ng pelma. Eh. Pwedeng productive, pwedeng may plema, pwedeng walang plema. No? Pwedeng plema na walang kulay, yung iba may yellow. Pero pinaka-common, for example, pagka-vitari na, pwede ka kasing dumura ng dugo. Eh. So, kung minsan, ang nagpapapunta sa doktor, ng isang pasyente sa doktor, kasi actually matagal na yung ubo niya. Eh, pero ngayon lang kasi ako, doc, dumura ng dugo. So, ngayon lang siya nagpapacheck up. Kaya ngayon lang siya nalaman na meron pala siyang TB. Sumali yung pag-ano nila na, bakit man may TB ako? Eh, hindi naman mana ako nag-sugpa o nag-ubo ng dugo. So, kailangan mag-ubo ka ng dugo. Oo, basta meron ka niyan. Of course, may iba pang mga history. So, paano mo ipakidescribe nga itong ano to? So, ito po yung, yes po, ito po yung tinatawag natin na ano, yung kung anong gagawin po natin pag meron tayong ganun itong symptoms. So, yung sinasabi po, pag meron kang more than 2 weeks na unexplained fever, no, ubo, tsaka weight loss, tsaka night sweats, or kahit yung poor appetite, no, pag meron, then most probably, you have yung presumptive TB. Baka meron ka. Baka meron kang TB. So, ito yan yung kailanganin niya na pumunta ka na po sa center para magkaroon ka ng sputum smear microscopy. At ang pinaka-importante kasi ngayon, ang latest na ginagamit Dr. Felma is the expert MTBGen expert with determination. Kasi, for example, kung meron lang naman, ito ang preferred namin kasi ito, aside from tinitingnan kung ikaw ba may TB or wala, matitingnan din kung ito ba resistant ka na sa mga primary drugs like rifampicin, isoniazid, ethambutol, pyrazinamide. Kung resistant ka na ba dyan sa ganitong gamot? Kasi pag ganon, iba naman yung treatment. Kasi yung iba, sinasabi nila pag negative yung sputum smear, pinapaproceed pa rin natin po sa MTBGen expert. Kaya kung sa mga pasyente, kahit sa mga doctor rin po, sinasabi ko sa kanila na pag available na po yung expert MTB, diretso na po dyan. You don't need to do smear microscopy kung available man lang yung expert, not MTB. Tapos, ayan, doctor, kasi yung iba, negative naman man yung aking gene expert, wala man akong TB, diba hindi yung tama then. Yes po, Doc Felma, kasi meron later on i-explain natin, meron naman kasi mga TB. Depende kasi sa sample na binibigay, kasi kung minsan baka nagkataon yung sample na bibigay mo, wala naman talaga yung mikrobyo. Opo. So for example, meron kang ganitong symptoms, wala ka palang ganitong symptoms, pero sa chest x-ray, nakikitang may TB. Actually, marami ito, Doc Felma. For example, yung binibigyan mo ng clearance for work, tapos nakikita pala, ay, nasabit ako, Doc, hindi ako pwede kasi meron palang nakitang sa x-ray ko na mga fibrosis, no? Yung mga tinatawag nila dati na minimal TB, which we don't use it anymore. So, pag gano'n to po, suggestive of TB pa rin. So, tinatawag pa rin yung presumptive TB. So, kailangan nyo pa rin yung further workup para ma-confirm talaga kung meron kayong active TB. So, for example, wala kang ganitong simptoma, tapos sa x-ray nyo naman po ay negative, pero meron ka nararamdaman, like for example, nag-weight loss, pero meron ka pa rin lagnat, then you have to work up for other causes. Iba ng sakit. Opo, yung ibang sakit ang titingnan po.
Okay. So, paano tayo mag-suspect na may latent TB ka? Paki-explain nga itong latent TB ulit. Yung, actually, ito yung, lately, ito yung binibigyan ng importansya, Dr. Elma, kasi, itong latent TB na diagnose lang, pag ikaw ay positive ka sa skin test, no, ito yung tinatawag na PPD o Lumantud test, no, sa, especially sa mga bata, no, or lately naman sa mga matatanda, na ikaw ay meron kang TB, TB bacilli sa katawan, pero hindi siya active. Yung sinasabi ko kanina, kinocontain sa isang lugar. So, kumbaga, natutulog, dormant, kumbaga. So, wala kang symptoms, wala kang evidence of TB sa chest x-ray, negative pa rin po yung sputum nyo, tsaka you don't have the risk of transmitting the disease. So, ito yung tinatawag na latent TB. Pero, pag ito ay, for example, yung isang tao, nagkakaroon siya ng humina yung resistensya, then pwede pong mag-reactivate po yung latent TB. Paki-explain itong systematic screen for active TB. So, active TB na tayo. Yung latent na yon, nagkaroon ka na ng symptoms. So, ano ka na, active TB ka na. Yo, ito yung ginagawa dati before the pandemic, no, may ibang lugar, not all I think, yung sa Department of Health, no. So yung ito tawag yung case finding, especially sa Department of Health, no. So tinatawag itong active case finding. For example, kung sa mga high risk facility, like for example sa mga prison or sa mga home for the aged, dinadala yung mga examination tsaka procedure like the x-ray or yung mga sputum microscopy, doon mismo no tinitingnan yung mga high risk na mga patients. Ito yung tinatawag na active case finding. So in terms of yung intensified case finding, ito naman yung, for example, yung lahat na kumukonsulta sa like rural health unit or any health facilities, yung ang siniscreen for active TB. Pag meron namang maraming funds yung Department of Health, ang community workers mismo ang pumupunta sa mga bahay para mag titingnan. Pero this is in terms of the signs and symptoms lang. For example, yung tinitingnan yung mga symptoms dati, yung sinabi natin kanina, pag meron tao, so yung in-advise yung pasyente na pumunta sa health center para mag ipa-examine yung problema. Pagkaalam ko nga nito, Doktora Duliet, each barangay health worker may assign na 20 households para magtumingin doon sa 20 households. Isa na sa iba pa rin programa, pero isa itong ano, ito yung sa TB program para malaman niya. Kasi minsan tinatanong, alam ba ng barangay health worker ninyo? Hindi raw. So, maybe ano na lang ng mga barangay health worker, kung siguro kung malayo naman, mahirap din na malaman, no? Kung ito siguro sinasabing i-house to house talaga. Okay. So, syempre itong tuberculosis iba-iba naman. So, paki-describe na itong slide na ito. Oo. So, sa mga sumusunod na slides, na gusto ko lang ipakita na yung mga TB para maging aware kamo, makikita niyo, pag ganito pala yung TB, yung picture ng aking x-ray, meron pala akong TB, no. So ang TB kasi kina-classify sa marami, so tinatawag itong anatomical, kaya sasabihin ko, so pulmonary TB pag sa lungs, extrapulmonary TB pag sa iba't ibang parte ng katawan. Tapos later on, yung pag positive ka or negative, iba naman yung classification. So yung una, yun yung typical na miliary TB, Dr. Elma, no? So tagtag yung lungs mo ng parang mga millet seeds, kaya tinatawag na miliary. Tapos ito yung typical na cavitary, kasi meron, minsan ito na yung gumugulo sa yung dugo ng pasyente. Opo. Ayan. Ito naman yung medyo siguro previously treated na to, nagkakaroon na ng fibrosis, pero pwede pa rin mag-reactivate. Yung chance kasi ng reactivation after 2 years of treatment, malaki, Dr. Elma. So it ranges from 0 to 27% na magkakaroon ka ulit ng active TB.
Tsaka, tandaan po natin na ang TB, kahit gumagaling ka na, tinatawag namin na the heal by fibrosis. So every time, for example, nagkakasakit ka sa TB, after some time, i-x-ray ka, meron pa rin makikita sa x-ray. Kaya sabi ko, kailangan na itago yung mga dating x-ray kasi kung minsan, kinocompare namin po kung ano ba yung itsura ng previous x-ray. At ito naman yung isang klaseng TB ng Felmana, Dr. Felmana, yung extrapulmonary, yung tinatawag na pleural effusion. So nagkakaroon ng tubig ang baga dahil sa TB. Alam mo, Dr. Felma, wala atang yung simptoma nito, hindi sila inuubo. Mostly, ang complain nila, nag-chest pain. So sumakit ang dibdib. So napumunta ng doktor, pag-examine, bakit parang mahina ang pasok ng baga ng hangin sa likod? So pag x-ray ito yon, sabi niya, Dok, hindi naman ako inuubo, bakit ako nagkaroon ng TB? Sabi ko kasi, pag effusion, you don't usually have the typical signs and symptoms of yung parang usual na ano na pulmonary tuberculosis. Okay. So sa sunod, so makikita niyo, ito yung normal x-ray. So at least alam niyo na, pag ganito pala, normal ang x-ray. Pag ganito, abnormal yan. So at least alam niyo pa, makikita niyo po. Mako-compare ninyo ang normal tsaka yung abnormal na x-rays. Yun, Dr. Felma, ito na yung extrapulmonary TB. Opo, yung komplikasyon. Pag hindi nako-contain, for example, sa baga tsaka hindi nagagamot, pwede pumunta sa iba't ibang klase ng anong katawan. Ito yung mga tinatawag na vertebral TB or yung Patch disease, Dr. Felma, no? So, pero meron ka rin yung enlarged cervical lymph node. So, later on, makikita niyo po kung ano yung itsura ng scrofula o magkakuroon ka rin ng infection sa utak o tinatawag na meningitis. So, yung nakikita niyo kanina, yung pleural effusion. Pero, pwede kasi yung pleural effusion, pwedeng TB, pwedeng hindi. Yung pinaka-common, especially for 50 years old and above, isa mong i-consider pag nagkakaroon ka ng tubig sa baga ay cancer of the lungs, no? And then pwede ka rin magkakaroon ng tubig sa around the heart or pericardial effusion, o pwede rin lumaki yung tiyan nyo dahil sa TB of the intestines, or pwede rin doon sa mga joints na yung lumalaki yung joints pero hindi masakit. So isang consideration po is TB. Yon ang tinatawag, sinasabi kong scrofula or TB of the cervical lymph nodes. Alam mo, dati meron akong classmate na big deal talaga kasi napagaling na yung na news yun eh. Kasi magaling siya na doctor kasi nahili niya yung mga bukol. Yun pala, scrofula, yung TB of the lymph nodes. Opo. Saka hindi ito masakit, unlike kung mga kulani, nawakan mo masakit. Yeah, opo. Hindi masakit siya po. Nagdi-drain lang. Palagi lang nagdi-drain yun ng nana, na hindi naman mabaho, pero kahit ilang antibiotics yung ibibigay mo, hindi talaga gagaling yan. Ito pa yung sinasabi ko kanina na isang klaseng TB na dito malalaman kung ito ba ay depende kasi sa bagamutan kung active in terms of yung sa sputomicroscopy. So, sinasabi kanina ni Dr. Felma na hindi naman, negative naman yung sputum ko, bakit ako may TB. Kasi meron tinatawag na clinically diagnosed TB. For example, andun yung symptoms lahat, no? Pero sa sputum, negative. So, kung sa tingin ng doctor na parang active TB, then that's clinically diagnosed TB, then kailangan gamutin po. In terms naman, pag nag-positive sa phlema, then that's tinatawag natin na bacteriologically confirmed TB. So, in terms of, ano lang naman po yung terminology, pero the same treatment pa rin po. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina na, ay negative naman man yung, no bacteria detected. Microbacteria detected. Ay, kasi usually, laway lang binigay nila. So, hindi. Pero, meron kang, pero andun ka pa rin sa clinical diagnosis kasi may mga signs and symptoms ka. Okay.
So, tapos ito naman yung classification na kasi dito din determine kung anong gamot na ibibigay po sa inyo. Kasi yung tinatawag na new TB, for example, kung wala ka pang treatment or for example, pumunta ka sa doctor pero less than 1 month pa lang yung pag-take nyo ng gamot, then that's new TB. Kung previously treated for TB, yun, ibig sabihin na nagkaroon ka na ng treatment and you have been taking the medicine for more than a month. No, that's retreatment. Pero yung usually sa mga adults, usually, doctora, is Dr. Elma, yung parang retreatment na yun. Yung especially pag meron silang treatment nung maliit pa sila. So, pwede pa rin yung ma-base sa retreatment po. So, pwede rin silang natapos na nila yung 6 months tapos binalikan. Hindi pa yun? Opo. For example, okay, nag-positive ulit, then pwede kasi rin. Kasi pwede bumalik. Kasi yung resistance, binaba mo na naman. Okay. Opo. So, dito tayo sa COVID-19. At saka yung, ayun na nga may problema tayo sa case finding dahil hindi nga makalabas ang tao. Pati yung mga services, hindi rin masyadong maayos. So, pakialam nga yung sitwasyon ng COVID na ito. Kaya nga ito, Doc Pelma, siguro yung kaya nga binigay nila yung NTB, Save Lives. No? Kasi nitong pandemic for the past 2 years, no, yung target kasi nila by 2020, there will be from 2015 to 2020, there will be reduction of at least 35%. Pero ang nangyari, maging 9.2% lang po yung nag-reduce. So, dahil naapektuhan po yung access ng mga service TB services sa mga tao. Kasi hindi na sila pumupunta ng ano eh, ng ano tawag ito? Ng clinic or ng ng doctor kasi natatakot baka mamaya mahawa rin sila sa ano tawag nito? Sa COVID-19. Kaya kung minsan yung iba, hindi na pumupunta para kunin ulit yung mga gamot nila. Kaya na-stall or na-stop yung kanilang paggamutan. Okay, sige. So, siyempre hindi tayo dito mag-ano sa treatment, pero paki-describe lang in general na yung gamutan, emphasize kung sino yung regimen 1, regimen 2, kasi nag-iba-iba naman yun. So, opo, Dr. Pelma. Kasi baka magtataka sila, ilang months ba yung treatment sa TB? Yung pinaka-ano dati kasi is 6 months. Ito yung mga TB na sensitive pa sa rifampicin o kung minsan yung result ng MTB mo, yung sputum smear mo, is indeterminate. Or kung for example, clinic yung sinasabi mo kanina na clinically diagnosed, no, pero walang gene expert kasi walang available sa center or kung minsan hindi na detect pero clinically meron siyang symptoms. So ito yung mga TB or extrapulmonary TB kahit mga pleural effusion except ha, except sa bones, sa joints, saka sa brain kasi iba yung length of treatment. So the most sa labas ng lungs. Yeah, sa labas ng lungs. So ito yung pag pulmonary TB lang tsaka sensitive ka sa gen X sa ano sa result ng gen expert mo sa rifampicin, then 6 months lang po ito yung four drugs initially for 2 months and then 2 drugs na lang. Kasi dati ng Dr. Pelma, meron pa sinasama pa nila yung Ethambutol for the next 4 months. Pero ngayon, hindi na po. Hindi na. 2 months lang yung Ethambutol tsaka yung the next 4 months. Ito yung intensive treatment, yung 2 months. At i-continue mo for another 4 months. Iba naman po yun pag extrapulmonary TB. Ito yung 2 months na treatment ng ano, ng intensive tsaka another. Kasi almost 1 year yung treatment. So yung ito yung tinatanong mo kung ano ba yung mga programa ng DOH, no? Ito yung treatment regimen nila. Kaya nga sabi ko, bakit libre na yung ating mga microscopy, libre pa yung gamutan natin, bakit hindi natin ma-attain yung goal ng yung palagi natin by year 2025 yung NTP? Dahil hindi naman sa sinasabi kanina, di ba, ilang percent lang yung nagpapagamot. So, marami pa rin yung ayaw magpagamot. Kasi parang
ikinahiya nila pag meron ka kasing sakit na TB. Yeah, parang social outcast ka. Kaya kuminsan, Dok Lalo, meron kasi nagtatanong sa ako, Dok, pwede ba bigyan mo ako ng gamot, ng vitamin sa TB? Oh. Kasi dati, noong araw, noong several, siguro millions, kasi millions na tumulong. Abutan ko yun, abutan ko. Abutan mo pa. Sabi na, pag meron ka kasing TB, parang nahihiya ka. Kaya sinasabi na lang ng doctor na, ito na yung vitamin sa baga, pero actually it's not vitamins, no? Ito yung ano, tinatawag natin, sabi ko wala namang vitamin sa baga. Ito yung talagang gabot sa TB. Kaso lang, dati, tinatawag na vitamins kasi parang hindi kanila papansinin pag meron kang TB. Ano yun? So ito yung... Ito sa Department of Health, halos opo, pareho lang naman yan sa inyo. So, actually, libre yan. Libre. Opo. Lalo na itong... That's why, walang rason, Dr. Kelma, na hindi magamot yung TB. Kasi libre naman. All you have to do is go there and get your medicines. Tapos libre pa yung ano ha, yung gen expert mo. So pag meron kang symptoms, so yung tinatawag namin kanina na category 1, so 6 months lang yung ang treatment. Ito yung category 2, ito yung extrapulmonary TB. At dahil ng Pelma, sa Dok Pelma, dahil sa tinatawag na rin kung minsan na misdiagnose o na mismanage or hindi tama yung pagkabigay ng gamot o hindi din tama yung pagkainom ng gamot, nagkakadevelop tayo ng MDR-TB tsaka XDR-TB. Ito yung pinaka, tawag nito, masakit kasi you have to take the medicine from 9 months to 2 years. No? Depende sa... Ang dami yan, ang dami. May injection dami. Pa. Libre yan. May injection pa. Bibigyan sila ng pamasahe. Actually, meron silang allowance. They are given like 100 pesos para pumunta lang ata sa RHU para kumuha ng gamot. Pero yung ano nito sa MDR-TB, XDR-TB, kasi nagkakaroon ito ng resistant dahil nga sa hindi tama na paggamutan. Kung baga, yung iba kasi, pag nakainom ng like 1 to 2 months, pag medyo okay na yung pakiramdam, tinitigil na yung paggamot kasi maganda na yung pakiramdam nila. Hindi po, kasi yun yung nag-develop ng mga resistant TB po. Ganun yun. Tsaka titingnan yung importance ng magkakaroon ka ng MDR kasi tingnan mo yung treatment mo, pupunta ka ng hospital or ng RHU for 9 months to 2 years. Depende po yan sa ano, kasi every now and then kasi ini-examine ulit po yung ano, yung plema. So kung positive ka pa, then we have to extend the treatment. At saka isa pa, minsan, kasi nasanay sila na lahat ang gamot iniinom na kakain. So, karamihan dito dapat, di ba, walang laman ng tiyan. Either 1 hour before or 2 hours after. So, the reason po, para maganda po yung absorption ng gamot po sa katawan. Kaya nga. Mm-hmm. Siyempre, like any gamot, meron din itong mga adverse reactions. So, paki-ano lang ng run-off lang. Opo, ito yung ano, yung mga walang gamot kasi po na walang mga adverse reaction. Okay. Kasi pag tiningnan mo lahat na gamot, may adverse reaction. So pag, for example, meron kasing pasyente, Dok Pelma, na pag tinitingnan nila, Dok, ayoko na nitong uminom kasi maraming reaction pala. Oh. Wala ka nang maiinom na gamot. Pagano'n yung pinabasihan nyo po. So, kaya nga, usually, pag nagbibigay po kami ng gamot, sinasabi na namin yung mga adverse reaction. Baka magkakaroon ka ng ganito. So, huwag kang magtaka. For example, yung pag minor lang, okay lang po yon. Like, nagkakaroon ka ng hindi mo yung sumasakit ang tiyan. Opo, yung tinatawag ng gastrointestinal intolerance. So, dito sa kabila, makikita niyo kung saan galing yung side effect po yun ng like rifampicin, INH, saka pyrazinamide. O kung magkakaroon ka ng konti lang naman ng skin reaction, pero definitely, sabi ko, pag nagkakaroon, umiinom ka ng gamot sa baga, talagang mag-orange color yung kanyang ihi, no? Kahit yung ano eh, yung dura, o kuminsan yung luha, yung pawis, kuminsan nag-orange, okay? So, kuminsan, yung mga adverse reaction na hindi mo naman kailangan talaga pupunta ng doctor. Kaya you have to explain para hindi siya balik ng balik sa doctor. Tsaka yung burning sensation na yun ng INH, kaya nga nagbibigay tayo ng vitamin B6, no?
para hindi natin malaman maano yung effect ng mga IMH. Tsaka iba naman yung adverse reaction kung major yung tinatawag natin doctelma. Yung pag meron ka nang yung severe skin rash, yung tinatawag natin na Stevens-Johnson na parang nag-ano na yung pan, yung uput mo putok, putok na yung yung balat, no? So tsaka nagkakaroon ka ng pandilaw or jaundice or naapektuhan niyo yung vision mo, or kung minsan we just one dose of rifampicin pero pwede ka magkaroon ng acute renal shutdown or convulsions or mga bumababa ang blood pressure. So pag ganito yung adverse reactions, you have to go back, no, to your doctor kaagad para ma-adjust yung mga gamot po. Kasi ito ay mga adverse reactions ng gamot na hindi naman lahat magkakaroon, no? May a few na magkakaroon talaga ng reaction po. Okay. So, syempre, like any gamot, any sakit, dapat may prevention. Yes, yung sabi nila, the best is prevention, you know? Pero kung minsan kasi hindi mo talagang masabi na mapiprevent kasi hindi mo alam na yun pala yung kasama mo sa trabaho, na meron palang active TB na hindi nagsasabi. Kaya once you have the symptoms, no, yung sinasabi namin kanina ni Doc Velma, you have to consult the doctor or yung, kung sino yung favorite na doctor nyo. Then you have, para ma-protectionan yung family nyo at kahit yung mga kaibigan nyo. So you have to stay at home. For example, nagkakaroon ka na ng active TB. So usually, ina-advise namin na magpapahinga muna habang tinitreat, no? For example, pag nag-work, kasi usually 6 weeks, hindi ka na infectious, eh, no? You stay at home, kailangan well-ventilated ang room. So para maganda yung pagpasok at paglabas ng hangin. And then every time you cough, you sneeze, or you laugh, you have to cover your mouth. And ngayon nga eh, kasi hindi mo na kailangan, so you're wearing face mask na eh, so you don't need na to cover your mouth actually. And then ang isa pa, once you have started the medication, you have to finish your drugs. Pag merong reaction na nararamdaman, you have to go back to your doctor para ma-adjust yung gamot. Unless you have that, yung sinasabi namin kanina na very yung adverse reaction na masyadong yung hindi ka na talaga yung pumutok na yung balat mo o nagkakaroon ka na hindi ka na nakaihi, then you have to stop your medication right away and you go back to your doctor. And isa pa, yung vaccination, which is binibigay ito sa mga bata, no, sa infants, no, di ba? Dr. Rafaelma, no, pagkalabas ka agad, newborn, no, binibigyan ng BCG. Mga 40, 50 years ago yan, 5 years old, binibigay niya yun at birth. Mm-hmm. Although itong BCG, vaccination, hindi naman daw nakaka-prevent ng pulmonary TB sa mga bata, pero napiprevent niya ang extra pulmonary, yun, sa mga brain, sa mga atay, sa mga bones. So napiprevent niya. At saka hindi ka maggrabe na klase tuberculosis. Okay. So maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon, Dr. Juliet, sa araw na ito sa programang Health Talk Hambay ni Doc. Sana marami kayong natutunan kung paano malaman kung meron kayong sakit na tuberculosis at ano ang inyong gagawin kung meron kayong napansin sa sarili nyo o sa pamilya nyo at paano may iwasan ang sakit na ito at kung ano ang dapat sundin sa damat ng paggamot sa sakit ng tuberculosis. Thank you and good day. Thank you, Dr. Julia. Thank you, Dr. Velma. Thank you sa Kalibog Libot.